Lahat ng gamit itinapon sa pool. Lahat ng basura nila. Ayan, pinag-alakan. Tables and chairs. At ayun, ang pinakamasaklap, water dispenser. Water dispenser. Ganito na lang ang panlulumo ng isang resort owner matapos masira mga gamit sa pinarerenta ang resort sa Calamba, Laguna. Sa CCTV, huli sa akto ang ginawang pambabalahura ng ilang lalaking nagrenta sa naturang resort. Mapalamesa, upuan, mga bote, pati ang water dispenser, inihagi sa pool. Habang ang CR ng resort, naiwang madumi at masangsang sa dami ng suka na nagkalat. Nakita ko nga po kung gaano yung kababoy, karumaldumal yung ginawa. Talagang sobrang galit, inis yung naramdaman ko nung time na yun, lalo't tinakasan nila yung ginawa nila. Sinubukan pa raw kunin ng grupo ang kanilang security deposit na 1,000 piso. Pero nang magsabi ang caretaker na titignan lang muna ang resort, biglang alis ang grupo sakay ng kanilang motorsiklo. Matapos mag-viral ang CCTV video, dito lumantad ang mga sospek. Pag-amin nila, nasobrahan sila sa alak. Kaya ang trip-trip lang, nauwi sa balahuraan. Parang napasobra na lang po din kami sa inom ng alak. Hindi na po namin napigilan yung sarili namin. Ganyan na po ang nangyari. Pumayag ang mga may-ari ng resort na pabayaran na lamang ang mga nasirang gamit sa halagang 30,000 piso. Pero tila sila paraw ang napapasama kaya pinag-iisipan na rin nila kung itutuloy ang pagsasampa ng reklamo sa ganitong sitwasyon. Ano nga ba ang magiging pananagutan ng mga pasaway na customer? Yan at iba pang usapin sa batas. Sasagutin live ni Attorney Buco de la Cruz sa Legal Bato. At para mas mahimay natin ang trending issue, makakasama natin ng live ang Mr. Attorney Buco de la Cruz, of course. Hello, sir. Kahit si Attorney Buco napapailing, eh, no? Oo, grabe. So, diretso ang tanong, Attorney, sa ginawang pagbababoy ng mga customer na yon. Ano ba ang pwedeng kasong maharap nila? Pwede silang makasuhan ng krimen na malicious mischief sa ilalim ng Article 327 ng Revised Penal Code. No? Ito yung krimen ng sadyang pagsira sa ari-arian o kagamitan ng iba. Mm-hmm. At ang parusa dito ay depende sa halaga ng gamit na nasira. Okay. Sila ay maaaring maparusahan ng pagkakulong mula 30 days hanggang 6 months. Mm-hmm. Wow. At pwede magmulta na equivalent sa halaga nung napinsalang gamit. Ayo, hindi lang 1,000 pesos. Ay, hindi. Hiningi pa nila, no? Grabe. So, nagkaroon na po ng ano, ng settlement ng 30,000 pesos. Mm-hmm. Pero what if nagkabayaran na, okay? Pero nakapirmahan na, pero biglang nabago ang isip ng may-ari ng resort at itutuloy ang pagsampa ng kaso. Mm-hmm. Pwede po ba 'yon? At kahit may pinirma na settlement o may settlement, may damage settlement? Yes, pwede pa ring ituloy ang kaso. Dahil ang settlement ay para lamang sa civil aspect ng kaso. Okay. Ang mga krimen kasi sa Pilipinas, may dalawang aspeto. No? Yung civil aspect at saka yung criminal aspect. Yan. Yung civil aspect ay para lang sa danyos o pinsalang nagawa sa biktima. Pero yung criminal aspect, yun yung may kulong eh. Ang mga krimen sa Pilipinas, ang complainant talaga niyan, gobyerno. Mm-hmm. Kaya ang title niyan, People of the Philippines versus yung pangalan ng akusado. Mm-hmm. So yung private complainant o biktima, testigo lang yon ng gobyerno. Kaya kahit nabayaran na yung danyos ng private complainant, pwede pa rin ituloy yung kaso dahil it's a crime against the government. Ayun. So, pwedeng personal. At sino-sino naman na madadamay dyan sa kaso? Kung yun na nga. Mm. Kung legit company outing, damay ba pati yung kumpanya na pinagtrabahuhan nila? Yung criminal aspect, damay lamang yung mga direktang nanira. Ah, okay. Pero kung legitimate na outing ito ng kumpanya, maaaring managot yung employer. Sa ilalim ng Article 2180 ng Civil Code o yung tinatawag na vicarious liability ng mga employer para sa mga damages na nagagawa ng kanilang empleyado habang nasa pagganap ng kanilang tungkulin bilang empleyado o sa isang sponsored activity ng employer. Grabe! Ganun pala, no? Sus Mariosef. Okay. Kaya mag-isip, yung mga gumawa niyan, alam ko, di ba, walang basaga ng trip, pero isipin nyo lahat ng mga dinadamay nyo at lahat ng pwede nyong harapin, parang huwag na lang. Oo. Diba? Ibang trip na lang. Hinay-hinay lang yung pag-enjoy. Huwag yung ganong klaseng enjoy. Oo. Diba? Nako, maraming salamat, Attorney Buco. Ooh, maraming salamat. You're always welcome. Thank you din po. Babala dun sa mga nag-iisip na mag-trip na ganyan, huwag na lang. Diba? Food trip na lang tayo. Food o dance trip pa. Okay.
Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.